Friend mo si Mariel nung dati, yung first time pumasok ka dito, di ba? Oo naman! Okay, so friends kayo? Oo! So, may trust ka ba sa kanya? Wala? Oo naman. Okay. May tiwala ako sa kanya. May tiwala na? Dati. Totoo ba ang sinasabi nila na hinalikan mo si Jason sa lips? Hindi sa lips? Saan ka nga niya talaga hinalikan? Sa cheeks, pagkatapos ko siyang pinilit. So, sinasabi nilang mutual ang inyong nararamdaman. Meron bang mutual na pinipilit? Hindi pwedeng mutual ang nararamdaman dahil pinilit ko siya at ayaw niyang humalik. So, sa makatuwid, sinungaling ang witness na si Caroline Ling. Sinungaling! Next question. Bakit hindi ka man lang nagtanong o ipinagkwento si Jason kung anong meron siya sa kabilang bahay, lalong-lalo na sa kanyang relasyong pag-ibig? Nasagot na. Okay. Para sa'yo, sinabi mo na hindi ka dapat na maging ina sa Melissa. No, custody lang. Hindi ina eh. Siya talagang ina eh. Di ba na dumating rin na panahon na dahil nakita mong gentleman si Jason sa ating mga challenges, may nas nabanggit ka na dagdagan ang iyong pagka-crush kay Jason? Tama ba? Tulad ng may mga mabuting qualities kayo, ako rin sa inyo at kay Jason ay may crush. Matapos ang saksi, sumalang na ang nahahablang ina. Gadong ito, ang komplainan, walang iba, ang natatangi, ang nag-iisang Isay Cantiveros. Si Dengue. Nang inanak ko siya sa bawol ng septic tank. Pero kahit na gano'n ang batang yun, na pagkasunduan namin, unang-una pinakain namin siya ng oatmeal. Umiyak ang bata. Kaya napagkasunduan namin ang ama niya, napakainin siya at painumin siya ng epoxy, muriatic acid. Kaya nga ganyan ang batang yan. Every morning, pagising, nilalagay ko sa aking suso. Na tinatawag niya ng pasas. Masama ba akong ina? Melissa? Yes, gas, abel gas. Nalaman. Ilahad mo sa hukumang ito kung anong klase ang pag-uuruga at anong klaseng ama meron si Dengue. Ang ama ni Dengue. Maba. Mabait sa mga babaeng magaganda. Mahal ko siya noon! Pero ngayon, secret. Pero, attorney, harass siya ng pagkaama. Sinasaktan niya ang kanyang ka-live-in partner. Kung nakikita niyo naman ang mga pasa-pasa ko sa mukha, tinapunan niya ako ng patis. At nangamoy isda ako, attorney. Tinignan lang kami ni Dengue. Ang sama-sama! Pinapakita ko sa anak ko na hindi kami nag-aaway ng kanyang ama. Lambing ba yun? Gaano kasakit sa'yo ang mga ginagawa ni Jason at ang kanyang mga pambababae? Dahil nga ako ay martyr, attorney. Martyr ako. Okay lang sa akin ang mga babae siya. Dahil mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya for the men. Pero, pinapalampas ko lang yan. Dahil sa aming anak na si Dengue, ayoko mawalan siya ng ama. Doon naman sa mga napkin, sa mga panty liners. Ina-arrange ko lang, bawal mo mag-arrange. Sabi nga ng teacher, arrange your chair. Anong pwedeng mangyari kay Dengue kung wala siyang ina? Ang pwedeng mangyari kay Dengue, palaboy-laboy siya sa hallway ng confession room. Friend mo si Mariel nung dati, yung first time pumasok ka dito, di ba? Same. Okay, so friends kayo? Oo! So, may trust ka ba sa kanya? Wala? Oo naman. Okay. May tiwala ako sa kanya. May tiwala na? Dati. So, insecure ka kay Mariel? Hindi. May sarili man akong beauty. So, bakit napag-jerk ka pa kay Jason? Dahil masarap ang jerk-jerk! Ako, si Tibo, si Johan, at iba pang mga boys nandun mag-jerk-jerk sa'yo. Pwede? Hindi! Oh. Doon ako magpapag-jerk-jerk sa mahal ko! Ano ba? So para sa'yo, in love ka kay Jason? Hindi! Oh.
In love ka ba kay Jason o hindi? Hindi mo masabi noong una na mahal mo si Jason. Kinahihiya mo ba na mahal mo siya? Kapusta na pusta na yun. So, magandang ehemplo. Hindi! Ay, wala na, Your Honor. Sinabi na. So, mahal ko si Jason! Okay, it clearly sounds like, Melissa, na you need psychiatric help. No. Do you need one ba? Ha? Psychiatric help, do you need one? Bakit ikaw? Bakit kaya ko nagmamahal? Sabihin mo ba na mahal mo na sa agad?